sa records na hawak ko, si Justice Secretary Maynard Gibara, na sinasabi niya na hindi ka qualified. Totoo yun, de. Anong qualification mo? Bakit ka na-appoint? Experience-wise po, sir. Anong experience mo? Na jail superintendent, jail inspector ka lang pala, umalis ka na sa serbisyo. Anong experience na masasabi mo dyan? Nilagyan lang po namin. Hindi mo na ako kaya lecturean yan. Alam ko yan, alam ko yan. Mr. Chair, nakatanggap ng letter galing sa dating Justice Secretary na si a certain Angie Bautista cannot be a consultant, contractual, because she is non-career, cannot be designated to a position, exercising control or supervision over regular and career employees. May sulat na gano'n dumating? Wala po ako na-receive, sir. Kasi po, nag-perform po ako ng duty ko from September po ng 2019 hanggang March 2020. May appointment po ako from civil service. Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung saan po galing yan. Hindi, kasi po wala po ako na-receive na ganyan. So, nag-umpisa po ako sa service 1994. Eligible na po ako. During the next hearing, we'll try to produce the letter coming from former Justice Secretary Maynardo Gibara. Yes, Mr. Chair. Yes. Just would like to confirm kung totoo ba yun na eligible ka o hindi. Civil service. Civil service eligible po ako, sir. Kasi 1994 pa po ako. Ano eligibility? Professional, sir po, professional. Your Honor. Opo. Thank you, thank you. So, walang naging communications ang office ni former Justice Secretary Gibara. When it comes to eligibility po yan na Mr. Chair, wala po akong nare-receive na ganyan. Kasi nakapag-resign po ako nung May 15, 2020, nung panahon po ni General Bantag. Nakapag-resign ka May 15, 2020, but 2029, yung appointment mo was Administrative Officer 5 of Iwahig. Tama? September 2019 po yan. November 11, 2019. 19 po. Yes, na-appoint po akong administrative officer po ng yung plantilla po nasa Iwahig, pero naka-DS po ako kay General Bantag. And then after one year, less than one year po, Mr. Chairman. So we have documents all in support of my statements made a while ago. Bakit ka nagparelieve? Kasagsagan ng mga nangyayari dito. Di ba dapat mag-stay put ka at tumulong ka kasi lahat ng problema na ito ay nangyari during your incumbency. Ngayon, umalis ka. Dapat mag-stay put ka at tumulong ka na ma-resolve itong mga issues na ito. Para ano ba? Iwas pusoy ka. Yung hindi pa nagka-investigasyon, andyan ka. Ngayong may investigasyon na, nagpa-relieve ka. Ano yan? Okay lang tayo, official lang tayo for good times, pag bad times, lalayasan na natin yung ating responsibilidad. Ano masabi mo? Your Honor, nagpa-relieve po ako dahil po dun sa last na congressional inquiry. Meron po kasi mga binabanggit po ang ating mga mahal na congressman na yung mga issues na nasagot ko naman po doon. Pero para po mas fair and square, gusto ko po ng open investigation. Para po maklear po yung name ko. Can I proceed po, sir? Yeah, go ahead. Yun lang tinanong ko. Bakit ka umalis? For the information of the... Ms. Bautista, sasagutin mo yung katanungan ni Senator Padilla. Yes, sir. Identified niyo po yung bilanggo na nag-report? Na yes, sir. Identified po. Actually, sir, ang mga alpha po natin dito, mga bilanggo rin po. Kaya nga po, kanina pa po ako nagtataas ng kamay to clarify kung saan po nag-umpisa lahat to. Ako po yung na-designate na officer in charge ng National Bilibid Prison. Saan ka nang galing bago ka na-assign dito? Galing po ako sa Bureau of Jail Management and Penology, sir. Anong trabaho mo sa BJMP? Inspector po ako sa BJMP. Nag-warden po ako ng iba-ibang jail, sir. Inspector? Ang rango ko po. Dati, PNPA graduate? Lateral entry po ako, sir. Galing sa? Bago from JO1, ka sir, to officer po. 1994 po ako, sir. Tapos, bakit ka umalis sa BJMP?
Hindi po ako umalis, sir. Finorse retirement po ako ng mga top brass ng BJMP. Bakit? Kinasuhan ko po sila ng plunder. Tapos? Dahil nanakaw po nila yung pagkain ng preso. Tapos? Tapos, sir, inisyuan po ako ng GO. Without me filing it. Anong GO? Nilapasan po ako ng general order na optionally retired na po ako sa service. So, may rason din yung mga tao na yun, bakit nila ginawa. There's a reason for everything. Kaya po nila ako... Kinasuhan ka ba? Kinasuhan ka rin? Hindi po. Ako po sir ang nagkaso sa mga general po namin. So, hindi ka kinasuhan? Kaya, noong 2014 ba to? 2015. Ako po yung 2015. Nag-divulge ng double budget sa BJMP, sir. Sinong general kinasuhan mo? Marami po sila, sir. Sino? General Mamaril. Ano, ilan ba sila? General Ogoy. General Marpuri. Marami po, sir, eh. So... I have the list. Paano ka napunta dito? Nung pong mag-retired na po ako sa BJMP, tinanggap ko na po, nagkaroon po ng congressional inquiry, nanalo po ako, pero namatay po si Congressman Tet Garcia. Kaya nga, paano ka napunta dito? Nung mapunta po ako rito, sir, that was, ang unang lapag ko po rito, that was September 2019, nung ma-appoint po si General Bantag na Bucor Director. Tapos? Tapos po. Dinala ka ni Bantag dito? Yes, sir. Tapos? Tapos, sir, nag-resign po ako ng... May 15, 2020. Nag-resign ka o tinanggal ka ni Bantag? Hindi po ako tinanggal, sir. Nag-resign po ako. Bakit ka nag-resign? Unang-una po, sir, namatay po yung anak ko. Pangalawa po, magkakaiba na po kami ng prinsipyo. Anong prinsipyo? Eh, pinangungulekta po nila ako sa correctional eh. Anong koleksyon yun? Pinangungulekta po ako kay Janet Napoles at saka kay Yuyok Lai. Ganon? Yes, sir. Merong informasyon nakarating sa akin... Kaya ka daw tinanggal ni Bantag dahil yung collection doon sa collection ng pera doon sa ano yung quarry operation sa Palawan ay hindi daw maganda yung remittance mo sa kanya. Ah, hindi po, sir. How true is that? Ang ganito po yun, sir. Nung mag-resign po ako ng May 12, May 12 po pala namatay yung anak ko. May 15 po ako nag-resign. Pinadala ko po through email. Inacknowledge po nila yan after a month. Tapos, sir, nung mga July na, sir, kinukuha po ako ng Presidential Anti-Corruption Commission para bumalik kasi galing po ako doon. Ngayon po pala, meron po palang issue dito sa Bucor na pinatay o na COVID sina Sebastian. Pinagalitan po ako, pinagmumura po ako ni General Bantag. Okay pa po kami hanggang pong mamatay po yung anak ko eh, kasi umatid pa nga po yung asawa niya sa Burol eh. So, pagkatapos nung umalis ka dito, sa nag-resign ka, saan ka na napunta? Nung mag-resign po ako, sir, nag-catering po ako. Catering? Saan? Anong catering mo? Sa probinsya po, meron po akong catering po sa province. So, wala kang pakialam sa catering dito ngayon sa loob ng NBP? Wala kang kuyalam? Yung mga PX dito? Wala po, sir. Wala ka? Sigurado ka? Ano yung pre-lab na... Yung pre-lab po, sir, ano po yan? Kakontrata po yan ng correctional para siyang IPX store nila. Bakit nadubli na? Di ba mayroon pang isa dyan bago pinapasok nyo yung pre-lab? Yung pong isa, si IPX po na inabutan na namin na may 5 years contract po. Okay. Siya po yung nagki-cater sa maximum, sa medium, sa minimum, sa RDC. Siya po yung IPX po niyan. Yung pong sa correctional po, si Prelab. May kontrata po sila, sir. Wala kang connection doon? Wala po, sir. Sigurado ka, ha? Yes, sir. So, mag-prangkahan tayo dito. Kasi pag meron tayong conflict of interest, diyan magkakaproblema. Alam ko po, so, sir. So, anong naging qualification mo? Bakit ka na nagiging... NBP Superintendent. Napakalaki hawak mo. National New Bilibid Prison. Ikaw ang Superintendent. Hawak mo lahat. Maximum, medium, minimum. Anong qualification mo? Bakit ka na-appoint? Experience-wise po, sir. Anong experience mo na jail superintendent, jail inspector ka lang pala, umalis ka na serbisyo? Anong experience na masasabi mo dyan? Nag-warden po ako ng iba-ibang district at saka city jail, sir. Ilang taon? 21 years po ako sa serbisyo, sir. 21 years ka serbisyo? Yes, sir. Sa BJMP. Nag-guardian ka at the rank of sarinto? Ano po, sir? From non-officer po ako, halos po, inupuan ko po lahat ang mga iba-ibang division sa BJMP. At tapos po, sir, executive assistant po ako ng mga former chief. Ang lawak lang experience mo, Jill.
Yes, sir. Jail inspector. But anyway, sa inyo na yan. Yun lang, tinatanong ko lang. How capable are you in running the New Bilibid prison? Gusto ko lang to set the record straight, ha, na you are really qualified, capable to hold such kind of position. Dahil hindi biro-biro itong New Bilibid prisons na superintendent. Sir, can I answer po? Yes. Sir, nung dumating po kami rito, sir, ang setup po kasi rito, kung maximum camp commander ka po, at the same time, NBP superintendent ka rin po. Nilagyan lang po namin ako, ng... Hindi mo na ako kaya lecturean yan. Alam ko yan. Pag NBP ka, maximum ka, hawak mo, pwede rin ihiwalay yan. Pwede rin isahin. So, yun lang sa akin. I'm just asking about your capability. Dahil nagka-problema, di ba? Nagka-problema dito. So, magtatanong mo tayo dyan. Kasi palagi pag may problema sa liderato, yan ang palaging tama. Ang latay, sino nagdala, paano niya dinala. So, yan ang tanong ko ngayon. So, thank you for sharing with us your credentials. Ang akin lang is klaruhin natin na wala kayong conflict of interest dito. Yes, sir. Wala kang pakialam sa missing, wala kang pakialam sa PX. May issue pa na yung mga Marines, may Marines ka daw na mga retired na dala-dala dito? Kasama mo? Mga security po namin sila, sir. Mga JO position po sila. JO position. At merong nagsasabi na gwardiya na kapag pumasok daw itong mga retired na Marines, hindi nagpapakapkap. Kung kakapkapan ng gwardiya, mamalasin daw yung gwardiya. Itatapon ninyo sa kolonya. Ay, hindi po totoo yan, sir. Hindi nga po sila po nagdadala ng baril sa loob. Hindi ako nagsasabi nagdadala ng baril. Ang akin ay kapkap. As a matter of procedure, kinakapkapan ba sila kapag papasok sila? Opo, sir, kasi pinapanel pa po ng aso, sir, lahat ng ipapasok po namin sa gate, sa control gate po. Sigurado ka? Opo, sir. Anong you're under oath, Ms. Bautista, under oath ka. Yes, Mr. Chair, thank you for reminding her. Alam mo, ang sistema dyan, no, para wala talaga makapasok, ang ginawa namin noon, corrections officer, andyan, nakapusto. Meron din siyang kaharap na SAP. Oh, kapag trupa ng Bucor ang papasok, ang SAP ang magkapkap. So wala talaga makalusot. Kapag trupa ng SAP ang papasok, ang Bucor ang magkapkap. So wala makalusot. Dapat ganun ginagawa niyo, may counter check para wala makalusot talaga. Talagang babantayan sila. Minsan nagsisiraan pa sila, pero alam ko naman na nagsisiraan sila dahil walang makapag-power play sa kanila. Walang magbabads talaga, walang mag-give in sa kanilang dalawa. So, mamamintin mo yan yung ganun dapat kung... May isa pa ba dito, sir? None, Your Honor. Wala na? Wala na po, Mr. Chair, Your Honor. So, yung Bucor personnel na lang talaga may hawak? Opo, yan po kasi gusto kong ma-develop kasi kung parati na lang hindi ko pagtitiwalaan ang Bucor, might as well... palitan na yung lahat ng kawani dito. Pero yun nga po, medyo pagpasensya nyo ako kasi I still believe na kaya po ng Bucor, yung mga tao, yung mga na-relieve, na magbago, katulad din ng mga PDL. Alam mo, sir, yung nandito pa masiguro kayo. Diba, sabi ko sa inyo noon na hindi ako hihinto hanggat hindi dudublihin ni President Duterte ang sweldo natin dito sa Bucor. So yun, nadoble ang sweldo dahil ang reklamo nyo palagi, nakababa ang sweldo. Ngayon, ang lalaki na ng sweldo ninyo. Tapos ngayon, may nangyayari pa rin ganun. Akala ko, yun ang pinakasusi. Pag tinasan ang sweldo, hindi na kayo mababribe ng mga loko-loko sa loob. So ganun pa rin, may nangyayari pa rin. So alam mo, malaking kwan. I can just imagine, kasi alam ko, yung pinagdaanan ko dito. Ikaw, alam ko sir, yung problema mo ngayon. Kaya, meron pa ko, Mr. Chairman, can I continue? Sir, about itong imposition of curfew hour, ginagawa pa ba ninyo? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ang problema po kasi, at any one time, hindi po sila mapadlock dahil sagad na po talaga. At any one time, may 3,000 to 4,000 na natutulog sa mga gilid-gilid, gawa-gawa ng makeshift. Eh, problema po ngayon, Mr. Chair, umuulan na. So, makita nyo dyan sa loob para silang sobra pa sa squatter na patago-tago pag nag-ulan na po, Mr. Chair. Yes, sir. Kasi ang balbalita ko, kaya nagkakaroon ng krimen, nagkasaksakan, dahil parang open time sila palagi, nagiinuman, pag nagkalasingan, nagkasaksakan, o nagbabarilan,
alam mo, kung mayroon tayong curfew, kagaya nung ginagawa namin noon, pagka alas 10, pag sound ng taps, takbuhan na yan sila kung saan sila makakatulog. Kung hindi sila makakumulit sa loob, obligado silang hihiga sa kalsada o hihiga sa basketball court. Iikot na kami yung, ano yung kuha natin, patrol natin dito? SBO, ha? Yung patrol dito, nagpa-patrol? SPO, Special Patrol Unit. Iikot na kami doon. Pag ikaw hindi ka natutulog, pag last stops, may tama ka sa akin, tulog, higa. So, obligado sila matulog. Wala sila magawa. Talaga, iniikot namin yan. Ako mismo, umiikot ako. Pag may makita akong gising dyan, bantay kayo sa akin. Tulog, last 10. Patay lahat ng ilaw. Kami lang may dalang flashlight. Pagka alas 5 ng umaga, rebili. Gising. Pag gising, kanya-kanya activities na pangkat niyan. Exercise kayo kung gusto mag-exercise. Kasi kung pabayaan natin ang ganyan, ang ilaw nila non-stop, libre sila gumawa ng kahit ano-ano. Balita ko pa, mayroon pa silang wifi na ngayon. Totoo ba ito na may wifi sila din sa loob? Yes, Mr. Chair, Your Honor. May wifi po sila, pero ginagamit po yan doon sa E-Dalaw na meron kami pinakalat para sa ganun, doon sila makakapag-communicate sa mahal sa buhay. Yung wala pong dalaw, yun po ang doon, that's the only way na communication nila. Anong control mechanism natin doon, sir, sa hindi maggamit yung kanilang communication para sa commission ng crime? Paano natin nababantayan? May bantay po at saka monitored po. Sinasabi ko na sa kanila na monitor dyan, huwag kayong gagawa ng katalantaduhan dyan kasi naririnig namin, susundan namin yung pinag-usapan. Paano yung monitor, sir? Isang building lang sila? Lahat ng computer nandoon? Pag gusto gumamit, punta doon at gagamit ng computer under the watchful eye ng isang gwardiya or sa kanya-kanyang building lang, meron silang ganon? Mr. Chair, kung pwede po, hindi ko muna isalaysay sa inyo kasi confidential po yan, masisira po yung aming paano sila namomonitor sa pag... Okay, walang problema, sir. Okay lang. Ang sa akin lang is siguruhin natin na paggamit nila, hindi nila nagagamit yung communication. Kasi kaya natin binawala mag-cellphone, binawala natin sila mag-communicate sa labas dahil nga karamihan dyan gumagawa ng krimen. So binabawala ngayon, tayo na rin pala nagbibigay ng wifi, nagbibigay ng laptop sa kanila para makapag-communicate. So parang baligtad sa dapat nating mangyari. Paano sila ma-reform kung palagi pa rin silang gumagawa na gano'n, may constant communication sa labas. Okay lang kung ang communication sila sa totoohan na pamilya talaga, ganun, walang problema, pero meron at meron talaga dyang involved sa krimen na nag-communicate sa labas. Lalo-lalo na sa drugs, nag-communicate sa labas. So, sana ma-shutdown yung ganong sistema. Ilagay lang yung mga laptop sa isang kwarto. Ikaw, may kailangan kang kontakin, pamilya mo, pasok ka dito. Dito ka. May gwardiya na corrections officer. Nagbabantay kung anong ginagawa nila. Para monitor lahat dapat. Hindi yung ibigay nyo sa mga busyo at sa mga busyo na doon ang nagpapatakbo, walang control. Hindi natin makokontrol yung kanilang ginagawa. Yun lang, Mr. Chair. Thank you.